muli upang hindi na mga salita at manamin ang kutiyan ng Panginoon sa narito sa marinding natin ng mga salita. Patuloy na magbibigay sa ating lakas at magpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay natin, sa family natin, at sa every situation na pinagdala at ang bawat sa just like what I had shared last Friday, na being calm in the middle of the storm is one indication na tayo ay naging yung trust natin sa Lord ay lalo kumalaan kasi ay may mga pinagdalaan na tayo pero hindi tayo dapat mabahala once na tumangin sa ating mga bagay na magsuko o trials o pagyo ng buhay, alam natin na hindi tayo mabahala ng Panginoon pagkas siya ang natin kasama. Ano po ba? So, ito po pinakain po natin bagay na palagi natin isisip na never tayo pagbayaan ng ating Panginoon Diyos. So, dito po sa gabi ito, ang scripture dito natin ay makikita po natin na nasa mga sister Jill na sa Proverbs 11, chapter 23, 31, sigulat ni King Solomon. So, pinapita po, finding God's favor through righteous living. So, we are being commanded by God na mabuhay ng mabuhay sa ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos na nakilala sa kanya, we are being given an example or Jesus Christ set an example na dapat natin sundin kung paano tayo mabuhay ng mabuhay sa ating ating mga masalan. Sa pagkakalit ng ating Diyos ay banal at tayo mga niya ay dapat din maging banal at tayo sa kanya. So itong Proverbs 7:31 is author si King Solomon ay it speaks about the right kind of living that will lead to true blessedness because it pleases God. Ito yung bagay na sinasabi ni King Solomon dito na patungkol sa pagkakaroon ng isang buhay na tama sa harapan ng Panginoon na tutulak sa atin o dadalas sa atin sa na mapapakala tayo because it pleases our God. Ito ay nakatulugod sa ating mga nasalanan. So what we say in righteous living, it is a life of morally acceptable behavior. So biblically, righteous living is acceptable to us being possible by God. So, ang pagiging righteous natin kapatid ay hindi dahil sa ating sarili ng pagsisikap, mga kapatid. No one can make yourself holy and righteous in the sense that no other than by our Lord Jesus Christ now. Through the righteousness of our Lord Jesus Christ, siya lang ang pagbibigay sa atin ng kaluwiran at katatatagap sa ating mga masalan. Because when we accept Jesus as our Lord and Savior, the righteousness of Jesus ang nakita sa atin. Kung tayo ay nagsisi, kung ano sa kanya, at bilang Panginoon natin ang sarili ng mga kapitas. So yung kasalanan natin ay nawala at tapay mo because of the righteousness of our Lord Christ. So, sabi nga rito, biblically, righteous living is acceptable to us being possible by God. At ang Diyos lang po makapagbigay posibilidad dito mga kapatid na tayo ay maging righteous sa Panginoon. So, kung makita pa na ako, the moment we receive Jesus, the righteousness of Christ is imputed to us. Imputed, isang ipalang inilagay sa atin or inilagay sa atin treated as it is where through faith treated as it were there's through faith in short through justification. So when we receive Jesus as our Lord and Savior through justification when we receive it, we are being justified righteous in the sight of our God the Father because of our Lord Jesus Christ. At the same time, we are commanded to pursue righteousness. Kayo po ay nagpusa ng Panginoon na ipursue natin ang righteousness sa buhay natin habang po nakikilala natin ang Panginoon sa ating buhay. The more we know Jesus sa buhay natin, the more we will pursue righteousness sa buhay natin. Huwag po tayo maging complacent o maging stagnant o maging pati na okay na ako dahil pinag-aaral si Lord as my Lord and Savior, okay na ako sa Kanya. So, malawa ko na yung kalawa ng Panginoon, malawa ko na yung biyaya ng Diyos. For example, yung ako, malawa ko na yung pagbibita at pagiging ganun ang attitude natin. But the moment na the more nakikilala natin ang Diyos,
towards the whole we pursue righteousness. We are called to live for righteousness by realizing wholeheartedly that sin does not please God. Na natin kung kasalanan ko ay hindi nakapagbigay kaluguran sa ating mga kasalanan. Because God is a holy God. And there's no room for sin na lalo sa ating bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin, the reason why Adam and Eve was expelled out of that Eden because of their sin. So wala pong kukuha ang kasalanan sa kaya ng ating pangalang kasalanan. So, we need to be righteous in our thoughts, words, and action. Ito ba yung tatungkirin ng buhay natin na dapat maging pasikapan natin na maging matuwid sa harap ng Panginoon sa ating pag-iisip, sa ating mga salita, at sa ating mga gawa. So, living the life of righteousness finds God before and prepared. So, tayo po ay nagpuruso ng righteousness na it finds God's favor and prepared. Meron ba rin po na sa Diyos? Kaya nagpuba. So, meron kasi may mong katuwa na, sige, gusto niyo na ng mga patas, makarap na yun mo, and then pagpapalaya ka ng Lord. Parang meron ka na, meron. Pag ginawa mo ito, pagpapalaya ka, pag ginawa mo ito, ibigyan ka, kumapin mo mga bagay. Pero hindi po ng Diyos. Ang Diyos po natin ay hindi Diyos ang nagpo-compromise na pipiliin ka gumawa ng mga bagay. God did command us to do those things na makapagbibigay ka gumawa sa inyo na we are pursuing the righteousness and a deep a life of righteousness. So, once you are doing it for the glory of God and you are pursuing the righteousness to please God, it pleases God at the same time, ito yung bibigay na in return, ang God's favor sa atin upang papalay tayo and blessings will follow because it pleases Him. Nakapagbigay ka ng sa atin, Diyos. So, tanda natin, kagaya ko ay pasaway man, hindi ka nalulugod sa atin, hindi ko bibigay ko rin gusto kong hihingi na natin, di ba? So, ang Diyos natin ay nalulugod sa atin at nagpipis sa aming nagawa and we are pursuing a righteous spirit sa Lord natin because ito yung pinagugusi sa atin at ginagawa natin ito na wala tayong hindi in return, but just to be guided by Him, alam natin na ito ay kakalusan niya and at the same time, ano yung pagpapahala na ibibigay niya sa atin. So ano po yung mabagay niya? What are those things we need to find God's favor to flourish in our lives? Ano po yung mabagay na dapat natin hanapin o hanapin God's favor na yan upang mag-flourish ito sa ating mga buhay? Upang maraming natin, lumago ito sa ating buhay at enjoy natin ito. So dumasin niya sa atin ay ng nakikita ko sa 11, sa chapter 11 ng Proverbs 23-31. So unang ibibigay ko sa inyo, number 1, sa verse 23. Sabi sa verse 23, pakitas ng number 1, sa sabi ng verse. Sabi sa verse 23, the desire of the righteous ends only in good, but the hope of the wicked only in bad. So, number 1, what we need to do is focusing on righteous living. Mag-focus po tayo sa righteous na pagpapalay. Yan ang buha. Hindi po tayo kasyana na alahati ng buhay ko ay righteous, alahati ng buhay ko ay hindi tayo sa pagpapalay. Hindi tayo ligan ng Panginoon na maging 50-50 ang ating relationship sa Panginoon o nating pag-ibag-unay sa ating Diyos. Alam natin na pagka manahina ang ating relasyon sa Panginoon na magagawin sa atin. Tayo po ay isusuka ng Diyos. Gusto na Lord, 100% to 100% God, at no magpumamaw. Yan ang gusto na Panginoon sa atin. So, ang hindi tayo ng mga kapatid, we have to focus to righteous living. So, nakarapit kay righteous man o tayo bilang mga anak ng Diyos, reflects in His desires. At kung ano yung mga inahal natin o dinisire natin to be righteous in the sight of God. So, ano po ngayon? The desire of the righteous person is only good. And ito ba? The desire, ang hinihingi ng isang taong binigod sa Diyos o kailasyon sa ating Panginoon mga wasan natin Diyos, ay wasan din ang desire kung di pagkukuti naman. And ito ba? We are not deciding evil. Kundi we are deciding good. But the expectation, sabi rin ko,
Doon sa mabasa ng ating versikulo, sa verse 23, sinabi dito na, "The desire of the righteous is only, ends only in good, but the hope of the wicked only in wrath." So yung expectation of the wicked is that yung masama pa ginagawa ng isang tao, ang magiging resulta na experience sa buhay niya ay galit o galit mula sa ating mga kasalanan. Because God needs it, yun na po ba? Ay, ang Diyos ko ay pinapulihan po ang kasalanan. So bilang Kristiyano, we need to pursue and focus our lives through God's giving. Focus po tayo kung sa taong buhay na hinihingi sa atin at ginukuha sa atin ang ating mga kasalanan. Mahirap po yun, pero by God's grace, nandiyan ang Panginoon po ang tulungan tayo mga tayo. Sapagkat, nandito pa tayo sa we're not 100% na capable na maging manan sa harapan ng ating Panginoon. But by the power and help ng Diyos natin, ay makapuso natin righteousness na yan habang umituloy din insert natin ang buong puso sa Diyos natin. Kasi hindi na natin kaya by our own strength. Hindi natin kaya na makapatid na magpaka sabi nga, gusto ko kumain pero hindi ko gawa. Diba? Pero nakasabihan na rin. Mahirap talaga. Huwag yung Kristiyano sapagkat may mas nalas tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyans. Marami tayong mga naranasan, marami tayong mga encounter sa buhay natin to test kung okay ba tayo sa harapan ng Panginoon. Just like na sa mga nabuhay ng mga libro ng Diyos na tumasa mga pagsuko, but they remain faithful to God at patuloy na sinisipin ang righteousness ng ating Panginoon. So as a Christian, we need to pursue and focus our living to righteous living. Mahirap because we are still in the flesh. Dito pa po tayo sa, we are still not yet in our glorified body. But as long as we believe to our Lord Jesus Christ, our righteousness will help us focus on things that will please God. Magiging na tayo, tutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Sa Kristo na mag-focus sa mga bagay na bigay kaluluwan at mapipili sa ating pangangasalamin. We must have a desire. Kasi kailangan natin ng sariling decision dito, Panginoon. Ano ang decision niya? Yung desire mo to pursue righteousness. Kailangan natin ng kapatid. To do good in our cause, action in words. Sa ating pag-iisip, sa ating gawa, at sa ating isanda. So yun po ba? Sa lahat ng ating isip, we need to pursue righteousness. Sa lahat ng ating ginagawa, we need to pursue righteousness. At sa lahat ng ating sinasabi, we need to pursue righteousness. Ganyan po ba? Ganyan po ang ating Panginoon. And we need to follow that. Pangalo po, narating na living the life of righteousness that will find God's favor is freely living. Verse 23 to 24. Verse 23, Babel 4 to 25. Freely giving. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Verse 25, a generous person will prosper, whoever the precious others will be refreshed. And ito po ang pinakamit ko. Ano po ang ibig sabihin ng mga kapatid? Dito pinapakita sa atin na pasahin ko lang sa 1 Chronicles chapter 29, verse 17. Ano po sabi niya? A generous person will prosper, whoever refreshes, others will be refreshed. First Chronicles chapter 29, verse 17. First Chronicles 29, verse 17. First Chronicles 29, verse 17. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and made unaccepted, and now I have seen joy how willingly your people who are here are given to you. Ito yung confession niya ni King David, na ito yung desire niya na
yung intention na buhay niya, intent ang puso niya na to give willingly with honest intent. So tayo mga kapatid ay tinuturuan ng Panginoon dito na maging makapagbigay. Yan ito ba? A generous giver. Ayan. So bilang sa tao na makapagbigay, ay nandun yung pagpapalan ng Panginoon. Yan ito ba? Hindi tayo report tutulong, hindi tayo report pagbigay sa may nailahan, hindi tayo ni-refer kung tayo may pagbigay doon sa kanila. So sabi ka rito na yung taong ano yung sakit yung masyado yung ayaw alas na yung pinapit ng tao ayaw alas na yung pinapit ng tao ba isin nyo pag yung isang pinituhin talaga hindi na nalagay yung buhang sa kami niya pero pagka inawa kayo na may pinit yung buhang sa kami niya busa na lalagay yun ibig sabihin nawawalan siya instead of tao siya lalo siya nawawalan. So dito mga kapatid eh pinapakita rito na with another scenario sa Genesis chapter 41 56 to 57. Sino ba yung may mga business dito? Yeah. Mayroon mga business na kasi na pag during crisis, during malakiti, during yung mga nagtatid ako, parang nagtatid ako mga pagkas ng mga ng gasolina o pagkas ng mga damis. So, meron kami kapitbahay doon sa lugar namin. Ito na lady lang, meron sa akin ang business doon. Meron doon siya, yung kaibigan niya na businessman, businesswoman, ang ginagawa niya, yung 200 na tanke ng gasol, itinagawa niya sa bodega niya. So, during crisis, so parang minor niya yung mga product na ano niya kasi tataas ang presyo. Nung tumaas na yung presyo ng mga di ba bigyan ng kaso yung presyo ng gasolin na pagod na almost 90 plus, di ba? So, dumugan yung taas ng mga, ano, mga tanke ng gasol sa atin. So, doon yung balik ipinabas yung, ano, yung mga parang yan, ang tinago niya, wala ng crisis ng mga parang niya. So, ito yung mga tao na masasabi natin na it doesn't exist yet. Pero at the end of the day, God see those things that nagtitake advantage ka doon sa mga pababayan mo. Just gain more para makumita ka ng mas malaki. Pero ito, iba na natin ang hindi ni Joseph in sa Genesis chapter 41 na makikita natin na sa Genesis 37. When the famine has spread over the whole country, Joseph opened all his storehouses and sold grain to the Egyptians for the famine was severe throughout Egypt and Exeter. And all the world came to Egypt to buy grain from Joseph because the famine was severe everywhere. So during calamity and during crisis, Luke chapter 6 verse 38 na sa inyo natin.
Luke 6, verse 38. Sabi doon, weep, and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So ito is nasabi sa Luke chapter 6, verse 33. So, pagbigay at ito yung ibigay sa'yo. So, magiging generous tayo, God will be also generous. A good measure pressed down, shaken together, and running over, and umapo pa ako ng panang Panginoon. And at the same time, for with the measure you use, it will be measured to you. So, pwede lang natin kamukha sa ating pagtulong sa ating kapwa. Yan din po, mag-iisip ka ng Panginoon, paano na ito tayo magpapalay. Yan po ba? So, bilang Kristiyano, hindi po tayo tinuruan ng Panginoon na mag-ipot o mag-iisip natin kami sa pagkakos pagtulong sa ating kapwa. Amen? Manampalataya na yan, kung hindi, mananampalataya. So, ito na po natin dapat mahimalin. Lagi po malinis ang ating intention pag ginagawa natin ang mga bagay na yan. And then, the promise of blessing of God will be given to us. Hindi po kung kita ito po tayo na-expect tayo rin ng something to God or other hindi kayo sa naman. Dapat with honest intent. Kaya doon din ako na David during that time where sa malinis ang intention when they are doing giving sa tanong na yan. So itong verse na libre po ay isang pangako na matapang sa atin kung maging financially successful tayo bilang mga Kristiyano. So susi pa ito sa pagpapala sa atin bilang sa financial. So maging ano po tayo mga kapatid, isa ito sa mga pagpapala na pinangako sa atin ng Panginoon. Pangato po, fair trading, F-A-I-R, verse 26. Ito sa mga business na dito, sa mga the people will curse him who withholds pain, but blessing will be on the head of him who sells it. Yun na, yun na tayo. So sumunod dun sa pinigibing, and at the same time, magkakapit na ito eh, trifer trading, na discuss na rin kanina. So ito yung muna natin. Sabi nga sa Romans chapter 1, verse 14 to 15. Romans chapter 1, verse 14 to 15. I am obligated both to wise and unwise, both to the wise and the foolish. That's why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Ano po yung nandito ni, ano po yung sabihin niya ni Aaron Bogdan? Ito yung, ano niya, yung fair treatment niya sa bawat isa. Not only because of business, but how we treat other people. Yung sabihin, mga grego man niya, o maging mga ibang lahi man niya, o hindi mga grego, maging sa mga wise at sa mga mga pero siya aplikasyon to both of them para ihanit ang mga kalita sa kanila. So, pag-isay natin sa fair trading, the people will curse it who be false faith but blessing will be on the head of him who sells it. Ito yung mga tao na sabi pa kanila yung mga nag-business na maging fair tayo sa pakikipag-pay sa ating mga mga nanginig sa atin o pag-ipag-pay sa atin. Yung mga tao yung nagdadaan sa pintahan, yung pinabawasan yung produkto, yung pinagkita sa ganitong presyo, yung tubo, yung tubo. Yung mga maraming mga klase na
hindi dapat makikita sa kanila bilang Kristiyano. At the same time, fair tayo dapat makisama sa kanila, manampalataya kasi ka, huwag hindi manampalataya, dapat maging obligado tayo na huwag hindi manampalataya sa kanila, maging fair tayo sa isa't isa. So, fair practice business is more profitable. Pagka fair po yung business natin, mas dalag po itong pagpapalayan natin pamamahal. So, number four, another thing is to find guys paper. Para mag-test po tayo ay finding peaceful life, verse 27. Finding peaceful life. Whoever seeks God finds favor, but evil comes to one who searches for it. So, loving peaceful living prevents trouble in life. So, we need to pursue peaceful living. Maging na tayo mga kapatid, maging haalip mo natin ang mabuhay ng payapak lagi yung mga kapatid. So, we need to be a peacemaker, di lang sa family natin, kundi maging peacemaker din tayo sa ibang tao. Sabi nga, whoever seeks good finds favor, but evil comes to one who searches for it. At kahaba-habaan, pamasamaan, magkating gusto ng mga tao, naghahalan na hindi maganda. So, loving peaceful living prevents trouble sa in life. Na-prevent mo niya at naiwasan po ang mga trouble sa buhay natin. We need to pursue peaceful living with other people because troublemakers can expect nothing but trouble as the natural consequences of their evil attitude and actions. So, pag masama ginagawa sa tao, nagkakaroon ng trouble, ang consequences niya na yung magiging ang natural consequences niya na pagkakaroon na palitian sa mga tao, ito ang laging hinahanap. Yan ang buka. Kaya nga, hindi pa kayo dapat nabubuhay sa kataling, hindi kayo dapat nabubuhay sa kaya, hindi kayo nabubuhay sa mga sanggulong buhay sapagkat hindi po maganda ang mga mawagin niya. So, being Christian, we need to pursue peaceful living sa buhay natin, sa family natin, at dandan sa mga kapwa natin. Number 5, faith in God. Verse 28, those who trust in the righteous will fall, but the righteous will cry like a pain with faith in God. Verse 28, those who trust in the righteous will fail, but righteous will cry like a pain. Saan ba tayo naglalakad na ating tiwala? Sa Diyos po ba o sa ating mga kayamanan? Bilang mga anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon dito, sabi ng mga kalal dito na doon mga tao doon na nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay babagsak. Ngunit ang mga tuwing ay na hindi nagtitiwala doon kundi nagtitiwala sa Diyos will try to guide and feel me. Laging mananariwa. Amen po ba? Laging fresh ang Kristiyano ang nagtitiwala sa kami. Amen po ba? Hindi ka matuloy. Hindi ka matuloy. Kaya maraming mga nagtitiwala sa mga kaimanan nila. At the end of the day, pagdating ng araw, iwan mo pa yan. Hindi mo madala sa lahat kaya mga kapatid. Hindi mo madala sa kailangan mo kaya. Yes, we gain finances dito pero that's the point na doon natin ilalagay ang tiwala niya. Kung puso happiness sa pamamagitan tayo man, hindi mo natin talaga po yan. Maraming kong mayaman, wala akong kaligayahan. Maraming kong mayaman, wala akong makayapaan. Maraming kong mayaman, matindi ang karamdaman, matindi ang magpagalingan ng pera. Pero ikaw ay Diyos at matulig at righteous ka sa pagpapakilang paligpuan sa Panginoon. Wala akong pera, pero ang pakayapaan. Hindi ka mong ganang kayaman, pero nandiyan yung paghalaan at nandun yung kakontentuhan sa buhay. Yung hindi ka nag-aaral ang pagpuso ng kapagay. Kasi yung paghahan, mas marami at mas natin sa buhay natin, mas lalo pag-iintel sa ating mga kapagay, mas lalo tayo maging selfish, mas lalo tayo maging mapaghahan na hindi nakalulutun sa ating pangasalan. We as a Christian, dapat maging contento tayo kung ano ang meron tayo sa mga alam ng mga kapatid. So, ito sa labi na tayo din kung ano natin pang kalahin ni Pablo, naranasan niyo paano mahirap, naranasan niyo paano maghirap, paano siya magsikapan niya, kung paano mabuhay sa pamagitan sa sarili niya magsisika, pero hindi niya nakita na pinagalaan siya ng Panginoon. So, ganoon tayo mga kapatid, na palagi natin
pinagkatitiwala sa ating mga kasalanan. Sabi sa Job chapter 31, verse 24. Sabi ni Job, if I have put my trust in God, or said to people, you are my security. Sino sa ating kaya sa inyo. Mag-e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 -
kami kumakuha yung mga sa kinakalaki pera. The fortune my hands that they ipahit regard the sun and status of the moon moving instead of so that my heart was secretly enticed and my heart overtaken of peace and promise. Then this also will be sins to be judged, for I would have been unable to God on high. Ayan po ba? So, kung si children po maging ugali niya, dito ba sa kayamanan niya, at sa kapangyarihan meron siya, eh, ito po ay magiging sa ano, he will be just, it will be just a sin sa buhay niya, mga kapatid. So, tayo mga kapatid, hindi tayo turuan pa naman na magtiwala sa mga bagay na nandito, sa mga bagay na sa salita na ito na nasusunod, mga kapatid. Sabi nga, na hindi pa tayo inanong pa kayo para magtiwala sa mga bagay na nandito sa salita. So, kailangan na dapat natin ipunin dito ay ipunin natin kailangan sa atin. Amen po ba? Kung kayo magpapunin na dito sa lupa, kung kayo kailangan sa atin. To the righteous living, it will compensate us and will be blessed by them. Jeremiah chapter 9, verse 23. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. So, patay ko rin may alam. So, patay pa sa inyong isang ay mga message sa ito, hindi siya nagiging na tayo, hindi boast po tayo. Pero, we are being marked by God, hindi tayo ako yung makataas na kapag nalagay, kung tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? At nagiging po natapag natin mga pama sa ito. And then Jeremiah chapter 14, verse 7. Since you trust in your kings and ages, you too will be made happy, and camels will protect together with its priests and officials. So this is all the warnings that we have in this channel. We have been in this way, and we have been in this channel. Now, we have been in sa ating mga gawa at sa ating mga kayamanan. You will be taken captive. Pareho, hindi ka naman makakawala doon. Kasi ang doon na nakapos yung attention mo. May karapan na makakawala doon. Ito na yung magpapahawak sa'yo at magpapuntro sa'yo pag kayo po ay alam na nakatulong sa mga bagay niyo. So this is a warning for us. So this is a portion of warning in trusting material wealth and worthiness. Warning po sa'yo ito mga kapatid. So instead of placing our trust to these things, we should place our trust and faith sa ating pangangasal. Amen po ba? God is our provider and our sustainer. Trust Him. Siya po ating provider at siya po ating sustainer. Amen? So number six, ano po yung mga isa sa kapabalik para magbibigay sa atin ang pagpapala through righteous living? Makikita din ang God's favor to try to righteous living. Another one na halimbawa ng righteous living na sign of God places in is family first. Marahin natin pamilya natin mga kapatid. Yun ang buba. Paano ba? Sa verse 29. Whoever brings ruin to their family will inherit what you mean and the fool will be servant to the wise. So, let me sabihin ito. Protecting one's family by prioritizing it. Maging ito tayo sa pamilya natin. Maging mapapahal tayo sa ating pamilya. Maging ating prioritize sa ating mga sa ating asawa, ating anak, sa ito ka. Ganyan po ba? Maging natin sila bigyan pansin. Pag inakaya ko yung pamilya niya, whoever
so with the revelation that we inherit all the name, wala kang mamahanan kundi amin, wala kang paparap. Sino sa living testing para? Pag-ibig mo pinamalayan ang pagyan mo. Sino yung mga kapabasa sa kulang dito? Sino yung mga nagtakil sa kulang dito? Sino yung mga nagtakil sa asawa nila, sa panahin nila? Ano po kaming suplik ang balisang kanya? Di ba nawala sila ng mga bagay? Ikaw kasi, di ba pa kagano'n naging naging napas sa pagkukala nyo, especially tayo mga anak, kung naging ito tayo sa ating mga magulang, tapos naging pasawa tayo sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating mga anak. At the end of the day, may balik nyo sa ating mga kapatid, wala kong iyayari, we will inherit nothing but win. Hangin na ako, wala kong mga mapapala sa ating men. So, we will take a note at mapag-iwan dito ang kapatid. So, napakaya kapatid mo na, as a Christian, bilang manampalataya at kalihanan ng Diyos, we need to focus na mahalin natin ang pamilya at mahalin natin yung sinabili at pansin sa buhay natin. Yan ang buhay mga kapatid. And it gives, it pleases God kung yan ang ginagawa natin sa buhay natin. So, bago natin ating mga asawa, yan ang buhay. Bago natin ating mga anak, bago natin ating mga kapatid. Lahat ng mga family members natin, mahalin natin sila. Kasi pagka tinatawag, mas matingkat po ang dugo kaysa sa atin. At di ba? Pagka tinatawag, ang tutulong, walang ibang tutulong sa atin, kundi makakapapanan din natin at makakapanan sa buhay natin. Iwanan ang mga kaibigan mo, iwanan ang mga best friend mo, pero hindi ka iwanan ang mga kamalan ng mga hands. Let's give it to God. Di ba? So, mahalin pa natin ang ating mga kaibigan. And then, this is God. Amen po ba? Another thing that this is God that brings to blessing is faithfulness to soul winning. This is kapaman na ito sa ating Panginoon na through righteous living na makapagpibigay sa ating pagkulo sa ating Panginoon na ipakita na tayo soul winner tayo sa mga ito. Yan ang po ba? Tayo po ay being commanded by God na maging soul winner sa mga ito na makapagpibigay sa Panginoon. So sabi sa verse 30-31, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. And the one who is wise saves lives. Tinatawag kong matalino ang tao na nakapagsing ng buhay. Spiritual po kayo sa atin ito ang pati. Ibig sabihin, soul winning is a wise word of a saint person. Ayaw ko yung dita sa Panginoon and get it money like that na mga instrumentary kong papalita sa Panginoon. Lalo-lalo po ito yung dita natin sa Panginoon. Amen? So we have to be faithful to say, so we need to say, kapag-uwin na maging gawa ito, up to our last step na makapag-share ko kayo sa Tantos to be soul for our Lord. So, verse 21 sa Ayan, the saint will be rewarded, but the unsaved will be ruined. So makikita natin yung kahihinatan ng mga pagkikintas at yung mga unsaved na hindi maling na makapagpunta sa pamamahan. So sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 18, 1 Peter chapter 4 verse 18, if the righteous will be recompensed from the earth, from us for the ungodly and the sinner. Diba? If the righteous receives their due on earth, from us for the ungodly and the sinner. So, nagpapunta tayo ng compassion doon sa mga hindi pa nakakakilala at doon sa mga gabing at hindi pa nakakasalanan na hindi pa nakakakilala sa mga. Amen? Kung tayo mag-invest tayo ng Lord, kung pala ito ng Panginoon, dahil mag-invest tayo, alam natin by heart, by faith, mag-invest tayo. How was, Lord, how well na gusto mga tao hindi pa nakakakilala sa Diyos? Na meron tayong word na dapat, something na dapat gawin share the gospel to these people. Na alam natin po that pag namatay siya na wala ka kayo sa buhay nila, they will become tango forever. Mapapahama sila sa Panginoon. Yan ang buwan. We should have this compassionate heart and faithfulness in soul living. We need to have a heart to win souls for the Lord, for this Jesus God. Righteous living by doing the will of God, he wins souls for the Lord. So, this is sa kaya ng ting na ginagawa dapat ng mga ng Diyos upang namatuwid sa mga Panginoon that brings blessings to our lives. Amen po ba? So, sa conclusion natin,
God is a God that is full of favor, full of abor sa bawat sa atin. Talaga may access sa abor, haba o biyaya. So, tandaan natin ang Diyos natin is a generous giver to those who has seen and this is it. Hindi po kulit ko ang Diyos natin. He's a generous giver sa mga tao na pinuwala sa kanya at inarulutan niya. He wants the character of Jesus to reflect in us. Kasi po makita na nag-reflect sa atin ang character of Jesus sa buhay natin. But when Jesus says an example here or there, dapat po natin sabihin niya. Living a life, dapat na meron tayong buhay na dapat natin sundin sa araw na ito, sa sunod ng mga araw buhay natin na we should live a life. Number one, focusing on righteousness, living. Number two, a life of generosity to others. A life of fear to others. A life seeking peaceful living with others. A life in faith to God. And a life prioritizing our family. In a life of soul winning. Actually, kung di pa na alam kung ibigay ko yung sample, pero this is one of this new sample na ito, isa sa mga kapatay mga bagay na ito na makapagbibigay ka ng sa atin upang maging susi ng pagpapala sa ating bilang mga ganyan po ba. So, let's seek God by seeking righteousness sa buhay natin that will please our God. So there's no doubt that the righteous person will find favor from God and will be rewarded for it. Amen? So, I pray to God na nawa po ba ay tayo Panginoon sa message na nalagyan sa video nito. Ipuso po natin ang maging pag-uwin at kaya-kaya at nakatanggap upang mapahin natin sa ating masalan. Sabagat ito, susi ko pa, paralayan Panginoon in every area, ng ating buhay. Nalangang tupos natin ating righteousness niya sa ating isipan, sa ating pagkawa, at sa ating mga sinasay. Ngayon po ba mga kapatid? So, let's pray. We thank you, Lord, sa narinig ito sa Panginoon sa mga salita, reminding us again kung paano kami mabuhay, na maduli, na nakalulog sa ikaw, Panginoon. And by doing this, Lord, we believe na kakibat ito ang pagpapalang ko sa iyo, Panginoon. You will bless us materially, you will bless us financially, you will bless us physically, and you will bless us spiritually, Panginoon. Lahat ang pagpapalang niya, Panginoon, ay tunay na pinangako sa bawat sa sanin na patuloy na nagbibig ko sa iyo kapag ito ang nakilala na sa mga buhay. Help us, Lord, na mapuso namin ang mga bagay na ito sa aming buhay, as we go on our lives, Lord, na lalo pa namin pasikapan, Panginoon, na mamalulog ka sa aming kabuhay, Panginoon, at iwasan ang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kalugan sa iyo, Diyos, sa isip, sa aming magawa, sa aming masalita. Tulungan mo kami, Panginoon, na bawat bagay na ginagawa namin sa aming buhay, kung may iisip namin at sinasabi namin, lahat ay talo ay talulog sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging generous giver, maging mapagkaunawa, maging magluhi, Panginoon, maging aktibo, Panginoon, sa pagbabahagi ng masalita, maging patas, maging tulog sa aking kapwa, maging anak mo, Panginoon, na magmumuna sa pagkakuso ng kapayapaan sa bawat isa, lalo sa aking mga kapwa. Maging priority namin ang pamilya, ang mahalin namin ang pamilya, Panginoon, na maging kapakirin sa iyo, Panginoon, lalo na sa aking mga kapatayapaan sa mga kapatayapaan. Pero kami na hindi mo lalakang magtiwala sa aming lakas, sa aming mga kayamanan, sa aming kayahan, sa aming mga talents, Panginoon, sa aming mga bagay na gaya kami, Panginoon, ay turong mga pagkakalagi ka ng pagkakalala sapagkat sinin ang Panginoon ang wala ka, wala ba ang magagawa sa mga Panginoon. Kaya sa ito namin yung kakagawa na bawat oras na ang buhay, na bawat araw na ang buhay, Panginoon, sa aming family, sa aming kapwa, sa ito namin yung kakagawa na lahat niya. Mas makalayan po ako sa sarin, ang trabaho, ang aming pamilya, at ang bawat sa sarin. Sa ito namin na rin, yung mga sa pagkakulit ko sa kapwa, yung mga sa pagkakulit ko.